sabihin ng mga bawat port protocol ng bawat application or program na dumadaan sa internet. So, ano nga ba yung mga port na yun? At bakit may mga port ang mga application na dumadaan sa internet? Bago ko muna i-start tong video nito, subscribe nyo muna ako sa aking channel at click nyo na rin yung notification bell para lagi i-updated sa mga bago kong video tutorial and video tips na Pero bago ko pala umpisahan ito mga kate, ito'y aking personal knowledge na i-share ko sa inyo at sana ay makatulong din sa inyo. Maliwanagan kayo. Kung may masasuggest pa kayo na mas okay, i-comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan isa-isa. Yun. So mga kate, ano ba ibig sabihin ng port? Ang bawat application ay na dumadaan sa internet is merong mga port. Example, si YouTube, si Facebook, si Twitter, Instagram ay may mga port yan. So, ano yung port nila? No? Sa ang ginagamit natin sa browser, pag tinate natin www.facebook.com, may makikita kayo sa unahan na alagay ng HTTPS. So, ang ibig sabi, ang port number ng HTTPS o ginagamit na port ng HTTPS ay port number 443. Yan ang ginagamit ng port ng HTTPS sa browser. No, mga kate. So, bawat, sinasabi ko na nga, bawat mga application na dumadaan sa internet is may mga port, no? Meron din tayong mga port protocol na ginagamit. Example, sa FTP, gumagamit ng port number na port 21, file transfer protocol. Remote desktop naman, gumagamit yan ng port 3389. DNS, gumagamit yan ng port 53. Sa secure shell, gumagamit naman yan ng port 22. Ang SMTP naman ng port 25. So, bawat protocol is merong port, no? Example natin, ang mga games. Siyempre, yan yung mga games na ay may mga port din. League of Legends, may port na ginagamit yan. Mobile Legends, meron din port na ginagamit yan. Isesearch nyo sa Google, kung ano yung port mismo ng Mobile Legends, League of Legends, Dota 2, Roblox, yan. May mga port na ginagamit. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng port? Bakit nga ba kailangan ng port? Ipapaliwanag ko sa inyo na hindi technically para mas madali nyo maintindihan. No? Bawat kasi port, bawat application na sinasabi ko may port, para yung tubo na tag-iisa sila. Para silang tubo na tag-iisa sila. Example, ito si Mobile Legends, si Facebook, si FTP, si Dota 2. So, yan is may sarili-sariling port na dumadaan sa ating internet. So, ibig sabihin, may mga tubo sila, kumbaga dalo yan ng tubig, na dito, si League of Legends, dito dadaan, si Dota 2, dito dadaan, si FTP, dito dadaan, at si Mobile Legends, dito dadaan. Isipin mo, walang port. Isang tubo lang sila. Diba? Yung traffic nun, sobrang dagsa. Uy, nagunahan yan. Una ako, Mobile Legends. Una ako, YouTube. Diba? Yun yung ibig sabihin ng mga port. So, mas madaling maintindihan kasi mas pinaliwanag ko ng simple lang na para kung sinasabi na bawat application na may na dumadaan sa internet is may tag-iisang tubo, may tag-iisang pipe na doon dumadaan yung mga application na sa internet na hindi sila sabay-sabay. Kaya may sarili silang port ay para hindi sabog-sabog, hindi kung saan-saan naliligaw, may isa silang diadaanan lang na tubo bawat isang application. Yun, mga kate. So, example, si YouTube at sa si Mobile Legends, no?
hindi ko napapansin habang naglalaro ng Mobile Legends ay tapos may nag-YouTube naglalag, di ba? Kasi, nagkakainan na sila ng bandwidth. Ito kasi, ang YouTube kasi talagang sobrang kumain ng bandwidth yun. Talagang sobrang, pag kumain siya ng bandwidth, talagang hanggat maubos niya, uubusin niya. Lalo pa naka 1080p yan, uubusin niya. Si Mobile Legends sa mga kasi hindi naman, talagang lag naman yan. Dapat stable ang internet at hindi nagkakainan. So, dyan pumapasok kasi yung management na binamanage nila yung bawat port, no? Example, si port 443 ay ganito lang yung bandwidth na ibibigay ko sa kanya, and si Mobile Legends naman, ganito rin yung bandwidth na ibibigay ko sa kanya. Kadalasan naman, ang sineset-up nila sa MicroTik is eto, pang dalawa yung internet nila, sineset-up nila sa MicroTik is si YouTube sa kabilang ISP dadaan, tapos naman si Online Games ay sa kabilang ISP naman dadaan. Pero kung naman isa lang naman ISP mo, ang sineset-up naman nila sa bawat port is management. Pinamanage nila na itong YouTube na to, hanggang dito lang yung bandwidth niya para kahit pa paano, may madaanan naman tong si Mobile Legends na magagamit niya na stable para sa kanya. Example, 5 Mbps, ang setup ko kasi minsan pag 5 Mbps, ang ginagawa ko ay kasi nag-setup ako 5 Mbps, ginawa ko sa MicroTik, sa PFSense, sa OPNSense, ay minanage ko yung bandwidth namin kasi 5 Mbps nga lang yun. Para galaro ko ng League of Legends is sobrang lag talaga. Sobrang ang taas ng ping. Kasi yung mga kapatid ko, yung mga pamaking ko is nag-YouTube, nagbabak, nag-Netflix, talaga sobrang lag. Ako is minanage ko yung bandwidth na yun. Ang ginawa ko sa YouTube, ang kakainin niya lang ay hindi na hanggang 5 Mbps, hanggang 1 Mbps na lang siya. Doon lang siya mag-i-stay, hindi siya lalagpas sa 2 Mbps, sa 3 Mbps, and sa 5 Mbps, no? Kaya yung Apos, ang ginawa ko naman sa games ko, unlimited naman siya, hanggang 5 Mbps, no? Basta hindi kasi pa nagsabay-sabay yan, nakakilala ang mga bug, talaga sobrang panag-bug yan, nag-download ka, talaga madadamay ang Mobile Legends kasi kinakain niya na yung bandwidth lahat. So, kaya ako pinapaliwanag yung port para if ever na gusto nyo mag-bandwidth management, naiintindihan niyo na yung port na para siyang tubo na daanan ng bawat application na sarili nila. Masuggest ko kung gusto nyo mag-bandwidth management, pwede kayong gumamit ng MicroTik, mga routers na merong bandwidth control at meron namang PFSense na freeware, kaso dapat meron kayong idea kung ano yun. Meron na akong link dyan sa baba na ginawa na pwede nyong aralin na iset up. Kailangan nyo lang ng isang computer and virtual box at iset up lang yun at sundan nyo lang yung tutorial ko na yun. Ito yung paliwanag ko ngayon sa port, kung bakit bawat application is may port, bakit may port, no? Sana dito sa aking maikling video tutorial at naipaliwanag ko sa inyo ng maayos na hindi masyadong technically at naiintindihan nyo. Maraming salamat. Support nyo itong channel ko para mas marami pa tayong ilabas na video tips and video tutorial.